Tata Selo, ang maikling kwento ni Rogelio Sikat. Pauhan. Tata Selo, isang byudo na may anak na dalaga, pagsasaka ang kanyang ikinabubuhay, ikunulong siya dahil tinaga niya ang kabesa de barangay ng kanilang bayan, siya'y may anyo ng isang dukha, isang kahig, isang tuka lamang. Kabesang Tano, ang kabesang nasawi dahil tinaga ni Tata Selo, ito ang nagmamay-ari ng lupang sinasaka niya. Binatang mayaman, siya ay maputi, matangkad at nakasalaming may kulay. Siya ang unang naroon sa munisipyo, nakapamayawang naninigarilyo habang inuusig niya si Tata Selo. Buhat ng ito ay naroon sa estaked, siya ay anak ng pinakamayamang propietaryo sa bayan ng San Roque. Presidente o ang alkalde mayor, siya ay may katabaan, nakabihis ng pangmayaman at may napakakintab na sapatos. Pinapunta niya si Saling sa kanilang tahanan pagkatapos nakausapin si Tata Selo sa kanyang tanggapan sa munisipyo at sa kulungan nito kinabukasan. Hepe, siya ay isang malaking lalaki na namumuno sa pulisya ng San Roque. Kinabog niya si Tata Selo at walang awang pinagmalupitan sapagkat ang nasawing kabesa de barangay ang nagrekomenda sa kanya sa pwesto. Saling, ang 17 taong gulang na dalagang anak ni Tata Selo na namasukan ng 3 buwan sa tahanan ng kabesa. Siya ay umuwi ilang araw bago matagahan ng tatay niya ang kabesa. Batang magbubukid. Isang batang bumisita sa kulungan ni Tata Selo. Siya ay nautusan na sunduin si Saling sa bahay ng presidente o alkalde at yayain itong umuwi. Subalit siya ay nabigong makapasok sa tahanan ng alkalde at ang makausap man lang si Saling. Ang tagpuan, kulungan, bilangguan o estaked. Sa lugar na ito nangyari ang maraming pangyayari sa maikling kwento. Dito nakulong si Tata Selo kung saan nakausap niya ang isang binatang mayaman at isang batang magsasaka. Dito rin siya binugbog ng hepe ng pulis. Tanggapan ng alkalde. Dito kinausap ng alkalde si Tata Selo kung saan ikinuwento niya ang nangyari sa sakahan. Nagkita rin si Tata Selo at ang kanyang anak na si Saling sa lugar na ito. Lupang sakahan. Ang lupang ito ay pagmamay-ari dati ni Tata Selo, subalit na isangla niya ito at na-embargo. Nagsasaka pa rin siya sa lupang ito para kay Kabesang Tano, subalit isang araw, pinapalayas na siya ng kabesa at ayaw niyang umalis dahil alam niya na malakas pa siya at kaya pa niyang magsaka. Tinungkod siya ng tinungkod ng kabesa kaya nanlaban siya at tinaga ang kabesa. Panahon. Sa pagitan ng dekada 1980 hanggang 1990 kung kailan ay lathala ang kwento. Pinuntahan ni Kabesang Tano si Tata Selo sa sakahan nito. Pilit na pinalalayas ng kabesa si Tata Selo dahil ipapasakan nito ang kanyang lupa sa iba. Nang makiusap si Tata Selo, sa halip na pakinggan ay tinungkod siya ng tinungkod ni Kabesang Tano kaya nataga niya ito. Maliit lamang sa simula ang kalumpon ng taong nasa bakuran ng munisipyo. Ngunit nang tumaas ang araw at kumalat na ang balitang tinaga at napatay si Kabesang Tano, ay napuno na ang bakuran ng bahay pamahalaan. Naggigit-gitan ang mga tao, nagsisiksikan, nagtutulakan, bawat isa ay naghahangad makalapit sa estaked. Mag-aalas 11 na ng araw ding iyon nang dumating ang alkalde mayor kasama ang hepe ng mga pulis. Galing sila sa bahay ng kabesa. Abot-abot ang busina ng jeep na kinasasakyan ng dalawa upang mahawi ang hanggang nooy di pa nag-aalisang tao. Itinaas ng may katabang alkalde ang dalawang kamay upang payapain ang pagkakaingay. Nanulak naman ang malaking hepe. Unang naroon sa munisipyo ang binatang anak ng pinakamayamang propietaryo sa San Roque.
Inusig nito si Tata Celo kung bakit niya pinatay si Kabesang Tano, kaya ipinagtanggol ni Tata Celo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasalaysay sa kung paano nagsimula ang insidente. Huling dumating ang alkalde at ang hepe ng pulisya na galing pa sa bahay ng nasirang kabesa. May pagkayamot na tiniyak ng alkalde ang hatol na pagkakabilanggo kay Tata Celo. Pinangatwiranan pa rin ni Tata Celo na siya ang unang inagribyado at ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Ngunit tila wala nang ibang naririnig ang mga may kapangyarihan. Kinabukasan, mga dakong alas dos, dumating si Saling na anak ni Tata Celo. Pagkakita sa lugmok na ama, mahigpit itong napahawak sa rehas at malakas na humagulgol. Nalaman ng alkalde na dumating si Saling at ito'y ipinatawag sa kanyang tanggapan. Di nagtagal at si Tata Celo naman ang ipinakaon. Dalawang pulis ang umalalay kay Tata Celo. Nabubuwal sa paglakad si Tata Celo. Nakita niya ang babaeng nakaupo sa harap ng mesa ng presidente. Nagyakap ang mag-ama pagkakita. Sabay sabi ni Tata Celo na, "Hindi ka na sana naparito, Saling." Wika niya na napaluhod. "May sakit ka, Saling. May sakit ka." Mag-iikaapat na ng hapon. Padahilig na ang sikat ng araw. Ngunit mainit pa rin iyon. May kapiraso ng lilim sa estakid, sa may dingding sa steel mating, ngunit si Tata Celo'y wala roon. Nasa init siya, nakakapit sa rehas, sa dakong harapan ng estakid. Nakatingin siya sa labas, sa kanyang malalabo at tila lagi nang nag-aaninaw na matay, tumatama ang mapulang sikat ng araw. Sa labas ng estakid, nakasandig sa rehas ang batang inutusan niya kanina. Sinasabi ng bata na ayaw siyang papasukin sa tanggapan ng alkalde, ngunit hindi siya pinakikinggan ni Tata Celo, na ngayon hindi na pagbawi ng saka ang sinasabi. Habang nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, sinasabi niyang lahat ay kinuha na sa kanila, lahat ay kinuha na sa kanila. Ang buod ng kwentong Tata Celo. Ang kwentong Tata Celo ay patungkol sa isang matanda na hinangad lamang na makapagsaka sa kanilang lupa na naibenta dahil sa nagkasakit ang kanyang asawa. Nais ni Tata Celo na mababalik ang lupa nila sa kanila, pero dahil sa kawalan ng pera, hindi na ito napabalik sa kanila. Kaya nakiusap na lang siya kay Kabesang Tano na siya lang magsaka sa kanyang lupa. Hanggang isang araw na habang nagsasaka si Tata Celo, kinausap siya ni Kabesang Tano na umalis na sa sinasaka niyang lupa dahil may iba nang magsasaka noon. Nakiusap si Tata Celo, ngunit hindi siya pinakinggan ni Kabesang Tano, kaya nagawang tagain ni Tata Celo si Kabesang Tano na siyang ikinamatay nito, kaya nakulong si Tata Celo. Nagsimula ang kwento sa estakid na kung saan pinagkakaguluhan ng mga tao si Tata Celo sa kadahilan ng napatay nito ang Kabesang Tano na nagmamay-ari ng lupang sinasakahan ni Tata Celo na ayon sa kanya ay pag-aari niya noon, subalit na isa nila niya at na-embargo niya ito. Nataga at napatay ni Tata Celo ang kabesa sa kadahilan ng pinaaalis ito sa kanyang lupang sinasakahan. Subalit tumanggi at pinagpilitan ni Tata Celo na malakas pa siya at kaya pa niyang magsaka. Subalit tinungkod ito ng tinungkod ng kabesa sa noo, paliwanag ni Tata Celo sa binatang anak ng pinakamayamang propietaryo sa alkalde at maging sa hepe na nagmamalupit sa kanya sa loob ng estakid na pawang mga kilala ng kabesa. Nang makalawang araw, dumalaw ang anak niya sa si Saling na dati nakatira at naninilbihan sa kabesa. Subalit umuwi ito sa kadahilan ng nagkasakit ito makalawang araw bago ang insidente. Nakakahabag si Tata Celo nang maisipan na lang nitong pauwiin si Saling sa kadahilan ng wala na silang magagawa. Pinatawag si Saling ng alkalde
sa kanyang tanggapan at pinuntahan niya iyon at hindi nakinig sa ama nito. Dumating muli ang bata na dumalaw sa kanya at inutusan upang pumunta sa tanggapan ng alkalde, subalit hindi ito papapasukin, pahayag ng bata. Hindi ito inalintana ni Tata Celo at sinabi na lang nito na inagaw sa kanya ang lahat.